Naimbag at saba ka na kayo amin at malamig na umaga sa inyong lahat. Handa na ba kayong umindak at makondisyon ng inyong pangatawan? Ako muli si Teacher Frank na nagsasabing, have fun! Let's run! Let us accelerate! Let us nail it! Let us know! Dito lang sa Edukasyon Pakatawan 5! Itaas ang kamay, igalaw ang paa, isayaw pa mo. Sikaping magpawis para iwas magkasakit. Kumain ng wasto upang madaling matuto. Kabataan, stay safe tayo. Stay safe tayo. Kayo ba ay nakaranas sa magtanghal ng isang katutubong sayaw? Ano ang inyong natutunan na ito ay inyong sinayaw? Naalala nyo pa ba ang mensaheng hatid nito? Ngayong araw ay malalaman ninyo ang mga kasagutan sa mga tanong na yan pagkatapos mapanood ang sayaw na Carinyosa. Ang salitang Carinyosa ay tumutukoy sa pagiging mapagmahal at malambing. Ilan ito sa mga katangian ng Pilipino. Isang courtship dance ang Carinyosa na nagmula sa Visayas. Ito ay itinuturing na ating pambansang sayaw. Narito ang ilan sa mga kasuotan at kagamitan sa sayaw na Carinyosa. Para sa mga babae, Maria Clara, Balintawak o Patadyong. Para sa mga lalaki, barong Tagalog at pantalong may kulay. Para sa mga kinakailangang props ay pamaypay para sa babae at panyo naman para sa mga lalaki. Ang musika ay nasa 3/4 time signature at binubuo ng dalawang parte, A at B. Bago natin gawin ang mga figures ng sayaw, atin munang pag-aralan ang mga karaniwang galaw at termino ng sayaw. Arms in lateral. Iunat ang braso sa iyong gilid, kanan o kaliwa. Kumintang. Iikot ang kamay mula sa iyong galang-galangan o wrist sa direksyong clockwise o counterclockwise. Close step. Ihakbang ang paa paabante o paatras gamit ang pattern na step close. Ang unang panuntunan sa sayaw ay ang introduksyon o saludo. Gawin ang isang 3-step turn papuntang kanan upang yumuko sa isa't isa. Hawak ng babae ang kanyang palda habang nasa baywang naman ang mga kamay ng lalaki. Unang hakbang sa pagsasayaw ay tinatawag na tatlong hakbang at ituro ang kabilang paa o 3-step with a point. Letter A. Simula sa kanang paa, humakbang ng tatlong beses sa kanang gilid. Counts 1, 2, 3. Ikumintang ang kanang kamay habang ginagawa ang kaliwang paa. Ang susunod na hakbang ay isagawa ang figure 2, pagturo o pointing. Letter A. Simula sa kanang paa, humakbang ng tatlong beses papunta sa iyong kapareha sa gitna. Counts 1, 2, 3. Ihakbang ang kaliwang paa malapit sa kanan. Letter B. Gawin ang apat na touch steps sa harap. Kanang paa at kaliwang paa. Counts 1, 2, 3. Nang salitan. Tumingin sa isa't isa. Letter C. Simulan sa iyong kanang paa, humakbang ng apat na beses papunta sa lugar na iyong kapareha, kung saan dadaanan ninyo ang isa't isa sa iyong kanang balikat. Ang susunod na hakbang ay ang figure 3, magkatalikod o back-to-back. Letter A. Ang magkapareha ay makikita sa gitna, gaya ng figure 2. Counts 1, 2, 3, 1. Umikot pa kanan
upang maging magkatalikod ang iyong kapareha. Nabahagyang nasa iyong kanan, 2-3, letter B. Ituro ang kanang paa at i-wiggle ang kanang hintuturo sa kaparehas sa may kanang balikat. Ituro ang kaliwa, kanan, kaliwa na paa at i-wiggle ang kaliwa, kanan, kaliwa na hintuturo sa iyong kapareha. Ang susunod na hakbang ay ang figure 4 na tinatawag na taguan sa pamaypay o fanning. Letter A. Ang magkapareha ay makikita sa gitna gaya ng figure 2. Letter B. Pupuksan ng babae ang hawak niyang pamaypay gamit ang kanang kamay. Ituro ang kanang paa sa harap at takpan ang muka gamit ang pamaypay. Ang susunod na hakbang ay ang figure 5. Pagluhod at pagpaypay. Letter A. Simula sa iyong kanang paa, humakbang ng 3 beses papunta sa gitna. Luluhod ang lalaki sa kanyang kanang tuhod habang maglalakad ang babae sa may kanan ng lalaki at tatayo sa likod niya at nakaharap sa parehas na direksyon. Nasa baywang ang mga kamay ng lalaki at hawak ang palda para sa mga babae. Letter B. Para sa mga babae, ituturo ang kanan at kaliwang paa ng 4 na beses ng salitan habang itinatapik ang kanan at kaliwang balikat ng lalaki gamit ang pamaypay na nakasara. Ang malayang kamay ay nasa palda. Figure 6. Taguan sa panyo o hide and seek with handkerchief. Letter A. Makikita ang magkapareha sa gitna gaya ng figure 2. Counts 1, 2, 3. Kukunin ang lalaki ang panyo mula sa kanyang bulsa. Hahawakan ng magkapareha ang panyo sa magkabilang dulo. Sa isang perpendicular na posisyon at sa gitna ng kanilang mga mukha, kung saan ang kamay ng lalaki ay nasa bandang itaas ng kanyang mukha. Counts 1, 2, 3. Letter B. Ituturo ng magkapareha ang kanan at kaliwang paa ng salitan ng 4 na beses gaya ng sa figure 2. Babaliktarin ang panyo sa bawat measure. Kung saan sa isang measure, ang kamay ng lalaki ay nasa itaas habang itinuturo ang kanang paa at sa susunod na measure, ang kamay ng babae ang nasa itaas habang itinuturo ang kaliwang paa. Figure 7. Lambingan gamit ang panyo o flirting with handkerchief. Letter A. Iikot ang magkapareha sa kanang balikat ng isa't isa. Simula sa kanang paa, gawin ang 8 waltz steps paharap. Papunta sa direksyong clockwise. Lalaki naman ay susunod sa babae. Kunwaring inaabot ang panyo ng kanyang kanan at kaliwang kamay ng salitan. Letter B. Umikot pa kanan at uulitin ang letter A sa direksyong counterclockwise at ang babae ang magsisimula muli. Figure 8. Lambingan o flirting. Letter A. Simula sa kanan. Gawin ang 2 waltz steps upang magkita sa gitna. Ang mga braso ng babae ay nasa lateral position papunta sa magkabilang gilid. Panapos na posisyon. Magkasamang hahawakan ang panyo habang nakatayo ang babae at nakaluhod ang lalaki gamit ang kanyang kanang paa at bahagyang nakaunat ang kanyang kaliwang paa. Nasundan niyo ba mga bata? Ngayon naman ay sayawin na natin ang Karinyosa. Handa na ba kayo?
Ayan mga bata, ito ang ilan sa mga hakbang sa pagsasayaw ng karinyosa. Tandaan, mahalagang matutunan at makapagtanghal ang isang batang Pilipino ng katutubong sayaw. Ito ay magmumulat ng kaisipan ng kultura at tradisyon ng ating lahi. At ito din ay makatutulong sa inyong kakayahang pangkatawan. Bukod sa benepisyong pangkaligtasan at magagandang asal na inyong natutunan, mainam na pag-aralan ang ganitong uri ng sayaw. Higit sa lahat, tangkilikin ang sariling atin. Ito muli si Teacher Frank at magkita-kita tayo muli dito sa DepEd Aralin. Paalam! Para iwas magkasakit, kumain ng wasto upang madaling matuto. Kabataan, stay safe tayo!